Bago ka ba sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. Maraming salamat mga sir! Yes sir! Sa ating edisyon ng video na to, ating balikan ang mga controversial na PBA import na nag-iwan ng marka sa buong kasaysayan ng liga. Ang ilan pa nga sa kanila ay na-ban for life sa PBA. Ang iba naman ay napagmulta ng napakalaking halaga ng pera. Hindi na natin patatagalin pa sino-sino nga ba sila. Sino nga ba ang makakalimot sa temperamental import ng Talk & Text na si Glenn Rice Jr. sa mainit na bakbaka na semi-final match ng Barangay Ginebra at Talk & Text sa PBA Governor's Cup noong 2017 na eject sa laro si Glenn Rice Jr. Nagbitaw ng mga hindi magandang salita sa team alternate governor noon na si Patrick Gregorio at nagpakita ng mga obscene gestures sa mga fans ng Barangay Ginebra habang papasok sa dugout. 2 days later, lumipad pabalik ng US si Glenn Rice Jr. nang walang paalam ni isa sa mga TNT official. Isa pang Talk & Text import na si Ivan Johnson na unfortunately ay na-ban for life sa PBA matapos makuha ang pangalawang technical foul dahil sa flagrant foul penalty 1 na binigay niya kay Brian Faundo na chugi si Ivan Johnson sa laban na to. Pero bago yon, di umanoy, minura ni Ivan Johnson ang PBA commissioner noon na si Chito Narvaza at naging dahilan kung bakit na-ban for life si Ivan Johnson sa PBA. Idagdag mo pa dyan ang tumataginting na 250,000 pesos na fine dito kay Ivan Johnson. Speaking of ban for life sa PBA, siguro naman kilala nyo si Rinaldo Bachman. Sinakal ni Bachman ang kanyang teammate na si Arwin Santos sa kasagsagan ng laban ng Petron at ng Alaska noong 2013. At dahil sa insidente na yon, nabigyan ng 250,000 fine si Rinaldo Bachman. Idagdag mo pa dyan ang ban for life sa PBA. Though 5 years later noong 2018, nagpadala ng letter of appeal itong si Bachman sa PBA at personal na rin na nagpunta sa PBA Commissioner's Office para humingi ng tawad sa kanyang nagawa at dahil doon na-lift ang ban for life sa PBA ni Rinaldo Bachman. $250,000 fine din ang binigay si Star Hotshots import na si Daniel Orton matapos ang kanyang komento na tila hindi pagrespeto sa PBA. Sinabi rin ni Orton na ang paglalaro ni Manny Pacquiao sa PBA ay isang joke na tila pang iinsulto daw sa ating pambansang kamao. Hindi rin pinalagpas ni Daniel Orton ang mga referee sa PBA dahil hindi raw patas ang mga tawagan nito. Hindi tulad ng iba na mga controversial import sa PBA, ang former PBA best import ng Rain or Shine na si Jamil Cornley ay gumawa ng eksena sa labas ng hardcourt. Nagwala si Cornley sa harapan ng front desk ng hotel matapos mawala ng pera. Nanapakpanga daw ito ng pulis na umaawat sa kanya at hindi pagrespeto sa ating mga kapulisan na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. Yung iba siguro sa inyo, hindi na nabalitaan to. Isa pang former PBA import ang gumawa ng eksena sa labas ng hardcourt. Ang former player ng Detroit Pistons na si Walter Sharp na import ng Global Court ay nakuha na ng litrato na natutulog sa parking lot na agad namang kumalat sa social media na hindi nagustuhan ng Global Court team official na isa daw senyales ng hindi pagiging isang professional. Ayon sa mga saksi, lasing na lasing daw itong si Walter Sharp na naging dahilan kung bakit nakatulog na lang sa parking lot. Ayon naman sa kanyang mga ilang kaibigan, si Sharp ay merong narcolepsy, isang neurological disorder na pag umatake, eh bigla na lang nakakatulog. Gayun pa man sa pangyayari na to, si Sharp ay pinauwi na ng Global Court official
at hindi na pinaglaro pa.